literally a black draft. Yes, pero we all know that this kind of draft coming from Nightmare, wherein yun nga, sanay tayo na makita to with Blacklist, is that this works during the mid-game, lalo na pag nagsasama-sama na sila, kaya nga natin nabuo yung Ube strategy na wherein magsasama na doon yung Estes together with Rafaela and the Granger. Pero for execration side, magaling sila sa mga ganitong klase ng mga ano eh, ng counter-engage. So ang gagawin nila, pagka nagamit yung mga heals nila, saka pa lang sila magsistrike. Yeah, and then at the same time, paano gagalaw ang execration sa mapa? Yung ginawa nila sa Blacklist International nung Grand Finals natin is splinit lang. Yes. Hindi nila ano hinanap yung laban kontra sa Blacklist. Nag-split lang sila ng mapa. They went for the map control and yun tuloy eventually napunish yung Blacklist International. So let's see if yun ulit yung gagawin ng execration. Wolf, para sa'yo, yung presence ng Akai dito ni Chaknu, is it gonna be disruptive enough sa team fights? Yep. Nakita na to ng isang team na mula sa Pilipinas ang Onyx PH laban sa mga Estes types of draft at naging successful ang Akai, kumbaga ni Chaknu. And apart from that, yung presence, yung ultimate nga naman, which is the Hurricane Dance, mm-hmm, hindi lang naman siya dun sa Estes and Rafaela effective. In fact, pwede rin siyang mataas na pressure dun sa Granger and dun sa Harith. Yeah, alam natin, kapag walang Purify, ay magkaaroon ng maraming problema laban dun sa ultimate niya ni Akai. Oh. Additionally, ang ginawa nga lang ng Nightmare Esports ay binibigyan nila yung lane ni Claude. This is a very good adjustment mula sa Nightmare Esports. Nilagyan na si Rafaela kasama ni Harith para mahirapan na si Kelra. At nakikita na nga natin na mag-a-adjust na unti-unti itong execration. Nilalagyan na nila si Akai dun sa may top lane. Yeah. Yes. And mostly kasi pagka medyo lugi yung isang side lane, tas given na parang ang hero nyo is either Estes or Rafaela, parang bibabyhin muna nila yung lane na yon to the point na at least mag-level 4 man lang. Yep. Yeah. Harith has to be watched out for here for execration. Yep. Yung late game dito, mataas yung potential nila para sa Nightmare Esports. Yep. And yeah, good adjustment so far. Kailangan i-watch out to kasi yung Harith Estes, mukha siyang hindi ganun kalakas, pero yung Blacklist International, ilang beses na silang nanalo ng mga games na mukhang hindi nila ipapanalo dahil lang sa comfort na binibigay mo sa isang Harith plus Estes. Yeah, ang daming slows, then at the same time, you have movement speed increases and healing. Tingnan lang natin kung sapat yung damage ng execution, especially the Claude on our end. Pero si Chaknu, getting that stun in, pero still early game, so hindi pa itutuloy ng execution yung laban na yun. Pero I like this focus galing sa execution doon sa top lane para ma-farm na mas mabilis si Keller or ma-force back dito si BZ at si Achilles. No Hurricane Dance yet para kay Chaknu. You're gonna get zoned out a bit. Pero ngayon nakita ng Nightmare Esports na yung jungler ng execution ay nasa taas. So they have a bit of an opening para mag-position dito sa mid lane. Yes, and yeah, sinubukan nila doon no, with the Blender and the Thousand Founder combo. Kaso hindi nag-land. Potentially sana that's gonna be a good kill for KelBJ. That's ready na siya, level 4 na rin siya at that point. So ngayon, it looked like Nightmare Esports ang mas magkakaroon ng way at least to try to get the first turtle dito against execution. Pero ready ang execution. Ready. Rangel going around to the back line. Watch out for that Paquito. It's gonna be really disruptive. Pero na-force out dito yung execution. Ginamit na yung Desernata and the entry by KelBJ and execution. Nahuli nila yung turtle doon. Tignan natin kung makukuha ng kill dito ng execration. Renjo, hinahabol ng mga miyembro ng Nightmare. Jasmine as well na zone out yung mga iba sa execration. So that means Renjo ang unang kill dito para sa Nightmare. Yes, that was a 3 technically since na-pick off doon si Renjo. Pero kung papansinin mo, Nightmare Esports, they tried to use 2 ultimates doon just to secure that turtle. Sinubulan nila with the Death Zone nata. Nilagay nila yung Electo Final Blow doon sa mismong turtle. But, well, KelBJ still has the better advantage coming from the Thorn Rose and given the Retribution na secure nila yung turtle. Yun nga lang naiwan doon si Renjo during the team fight. And I have to comment Jasmine sa ginawa niya doon na siya talaga yung nag-zone out doon sa backline ng execution. So hindi nila matulungan si Renjo dahil sa Benedetta. Renjo with the execute. Pakito, kamuntikat pang mabigyan na si Jasmine nga niya enough sa threshold ng ating execute. Speaking of items, nakita natin ngayon si KelBJ na ipaprioritize. I think hindi muna siya magbo-boots for the Raptor Machete first. That's exactly what happened. Samantala, si Kelra naman working his way sa first item.
Yeah, which is more than likely of DHS. I like the itemization of Kelra dito. No, he went for the tough boots kasi alam niya yung poke damage from the Harit. Then he went for Azure Blade. Pero mamaya na yan, the Unikin Dance. What a play there by Jackno. Pero yung Purify na makukommit na dito. So, walang Purify yung Harit. So, pwede mag-round 2 ang Icy Creation kung gusto nila gawin. Hurricane Dance already committed by Jack. Doon sa umpisa, kaya munti ka na ma-pick off doon si BZ. So, great attempt there by Execration, pero maganda din yung response ng Nightmare Esports. Walang napita sa kanila. Yes, and medyo nagiging ano, no? I mean, slow yung early stages of the game natin. Though the tempo is still, I believe, para sa Execration. That's a pick off for Jasmine by Renzo. Pero nakaabang ngayon dito yung mga members ng Execration. Another turtle fight. Oh, and right now, mas maganda yung positioning ni Jackno. Straight access into the back line. Doon lang siya sa may turtle para hindi mag-reset. So Execution has a bit of an advantage here. Pero dapat makakuha nits sa kanila ng damage doon kay Lin Lix. Ganda ng zona dito ni Jackno. And that is a turtle steal though. Nanaaw ni Lin Lix. Sabi naman niya, okay ako naman. Kaya ako naman mag-steal dito. Returning the favor para sa Execration. Pero Kelra still having a great form here on the top lane. Pero yung poke damage talaga ng isang Harit Wolf. Talagang medyo kinakapos pa rin talaga as of the moment ang Claude. Napakaganda ng pagkatulong nila dun sa isang Harit ng kay BZ. We're heading into the mid game. Ito na nga yung tatawag nating Ube time. Kung ito ang Blacklist International, may magandang timing. At ito na nga yung kanilang gagawin. Okay, LVJ coming in from the back line. Jackno naghahanap ng Hurricane Dance. He'll be able to get a pin down. And here's amazing duet by Kelra. Lin Lix is up next. Tatlo ang nawala. Double kill para kay KelVJ and a beautiful blazing duet by Kelra. It's Ube time indeed. Sama-sama silang nawala, Wolf. Anong it's Ube time? It's Uber! It's Uber! Oh my, wow. That's a perfect Unikin Dance coming from Jackno. Tapos, the follow-up Phantom pa. Phantom Execution. Diba? Ng blazing duet doon ni Kelra. And yeah, that was three members down para sa side ng Nightmare Esports. And a turret is secured dead para sa Execration. Slowly, the tempo, Execration, they were doing well dito sa atin sa early game. Grabe, ang dramatic naman yung knockout. Kaya nga eh. Ni Renzo, nag-slow-mo pa para sa knockout punch. Parang yung pagka nanonood ka ng anime, yung pag-shoot ka ng bola, paalala mo yung pagkabata mo. Oo, naalala ni Renzo yung dating teams na nakalaro niya. Lahat ng memories na naalala niya, all in that one punch. Oh. Nakasyado mas na ngayon si Jackno. Kailangan mag-ingat ng Nightmare Esports. Pero alam na alam, yun. Uy, si Chato, nasa likod na ko Chato Mas. Ay, hindi. Okay. Naka-sidestep dun si Achilles. Pero munti ka na. Yes. But now, the Shadow Mask again, dapat mag-ingat ang Nightmare Esports. Eyes on the map, kailangan nila gawin. Right now, this Akai is doing well for Execration. Bot lane, nabuksan na. Uy, grabe naman si Kelby. Alam mo yung feeling? In advance pa yung Phantom Execution. Alam nyo guys, yung feeling nung sa Selena ni Senpai kanina, that was almost this exact feeling pagka nakikita mo si Jackno ngayon. Ah, tama. Na parang anytime, pwede kang idikit sa pader. Oo, naganan ka lang ng ano. Ang malaking panda. Dapat ngayon na yung timing ng Nightmare Esports para mag-group up na naman. Right in the back, derecho sa Tewu. My goodness! Nightmare Esports, nasabugan. Jackno goes down, pero si Linus na wala. Meanwhile, the counterplay by Nightmare Esports looks real. KelVJ inhabol dito. Jasmine as well. Inhabol si Kelra. Kelra gets away. One for one lang ang nangyari. Pero muntikan na yun. Again, you have to watch out for that Akai. Yes. The pick of Shadon. Pero that was a risky move indeed para dito kay Jackno. Pero napindaw niya yung dalawa. It just so happened na sa ilalim pa sila ng tore noon. Pero yeah, well, Nightmare Esports, kahit papano, nakikita mo pa rin naman yung resilience nila dito. Sumasabay pa sila with the Execration squad and Jackno once again here on the bottom lane. Medyo minisiwas niya. Brain, grabe, ninakpak yung minions para hindi makadamage, tapos si Jasmine na knockback rin. Kulang pa sa kanya yung ano eh, yung ginawa niyang tinulak niya lang yung mga ano, siege minion. Gusto niya may konting pin down pa dun sa Benedetta. Styling with the Akai, buti na lang din. I mean, fortunately para kay Jasmine, malayo-layo pa si Zapdo, pero imagine mo yung real world manipulation doon! The damage coming out from this Lancelot! KelVJ
RPJ will be able to get away, and that is going to be Zapdu backing him up. Yung real world manipulation, masakit pa rito na naman si Chuck no Hurricane Dance. Palayo though, si BZ and Achilles and Renjo KelVJ will not be able to deal damage, pero the control, the momentum ay nasa side pa ng Execration. Grabe si Kung Fu Panda rito, guys. Talagang, alam mo yung parang pasok lang ng pasok, kada cooldown ng Hurricane Dance, walang sinasayang dito ang Execration Squad. Regardless, kumbaga, nagamit nila yun, yes, walang napin down doon si Chakno, pero almost mabasag nila yung Torre, nagagamit nila pan zone out. Ngayon, nadidisrupt dito ang Nightmare Esports, nawawala sila sa sarili nilang formation. Oo, sila nag-uube, Execration nagpo-push. So, again, this is exactly what they did nung kinalaban nila ang Blacklist International sa finals. And then at the same time, again, na-mention nyo yung dati yung nag-pick up sila ng Hylos, and now this time, it's the Akai they got to pick up in a sort of the similar situation na naranasan nila in one of the final games, or I believe that was the final game of the finals. And so far, grabe, yung Hurricane Dance ni Chakno on point, pang disrupt, pang palayo, pang padikit. Everything is going well for Execration right now. Wow, may purple buff naman. KelVJ, tempo is key para sa Execration. Hindi na sila titigil. Uunahan nila yung ube. Hindi makakainga yung Nightmare Esports. Kailangan nilang mag-ingat. Chakno na naman! Real world manipulation! At saka yung Blazing Duet. Nakita ko na to. Nangyari na to. Pero mas marami yung kills na kukuha ngayon. Pero Nightmare Esports, hindi pa natutumba. Lumalabol pa sila. Double kill para sa Benedetta. Oh no! Execration na turn around dito. Nightmare Esports, the response. Ang ganda rin ang ginawa ng Nightmare doon. So Soul holding on long enough as well as Achilles para makapag-heal sila sa teammates nila. Well, at the end of the day, nasa ilalim pa rin sila doon ng Torre. Tama. Yes, ang ganda sana ng initiation coming from the Hurricane Dance, na follow up yun ni Zapdu with the real world manipulation. Pero the mere fact na nakakapag-micro ang mga members dito ng Nightmare Esports under the turret, yun yung naging problema para sa Execration. Saan naging problema kasi pag under the turret ka tumalon bilang Akai at na-pin down ka, parang nanonotice kay parang ano ba, mag-stay ba sa Torre o sasarguhin ko na lang ito palayo. And unfortunately, para sa Execration, sinarga na lang nila. Kasi dahil doon ay walang nandoon sa loob ng real world manipulation, at kaya din naman nalugi yung Execration. Yeah, then at the same time, nakita din natin yung pag-boost ng movement speed working out really well here for Nightmare Esports with engages like that. I think that's one of the reasons kung bakit nahirapan medyo si Chakno na makapin down na mas marami pa. Yeah. Dahil naka-movement speed buff yung iba. Tapos, meron din slows coming in from the Estes, yung Zaman Force ng Harith. So, maganda din yung pang-response ng Nightmare Esports sa laro ng Execration. Agree with the movement speed, lalo na doon sa Hunter Strike. It's a perfect item coming from Lin Lix na nakaka-micro siya, nakakagalaw siya overall the team fight. Hindi lang Rondo yung kanyang parang assurance just to get away on certain team fight. Pero for Execration right now, they still have the tempo and could potentially try to take the turtle, pero they have to play it a little bit slow. Kumbaga itong Torre sa gitna na to, they might want to put it down or at least wag silang lumaban ulit sa ilalim ng Torre. Ganda nung items na napili ni Kelra. Going for Thunderbolt for little bit of sustain, tapos may slow na rin mula sa mga speed boost at na-trap nila si Achilles. Achilles with the Sun Holy Baptism, pero siya pa rin ang napitas doon ng Execration. A kill for KelVJ. Achilles is down 5 versus 4. Ano gagawin ngayon dito ng Nightmare? Si Renzo nagsisplit push, pero ito yung Blazing Duet ni Kelra. Real world manipulation rin. Yun, a kill onto Achilles. So wala nang healers dito ng Nightmare Esports. There could be another kill for Execration. That is another kill. BZ ay nawala. And ngayon, Execration. Nakuha nila yung target na gusto nila kunin. Isa sa mga healer, lugi na ang Nightmare Esports. Lugi talaga sila. Napalayo ni Chakno doon ni Rafaela. Na-pick up nila. Nauntog pa doon si Jazz Bin. And a perfect real world manipulation a while ago kay Zapdu. Isa-isang napitas dito ang mga members dito ng Nightmare Esports. And it looked like parang ayaw na yan. Maglo-lord ba ang Execration dito? Or they would want to at least get an outer turret para, or rather a base turret sa Nightmare Esports. It's all for them for the taking. Pero ngayon, Execration, they would want to play it disciplined.
mas magiging maingat ngayon ang Execration dito, pero mukhang magko-contest ang Nightmare. Nightmare is close by Execration. Hindi nila nire-reset yung Lord dito. Reward manipulation para pang zone out. Achilles, susubukan niya ata mag-holy baptism, pero hindi. No mask. Hindi na enough. And Jack Du with the 1,000-pounder forward. Soul gets taken out at Execration na naman. Victory after victory. Nakakuha ng pick-off, nakakuha ng Lord. 20 seconds bago makabalik dito si Este. So, this is gonna be a full 5-man defense pa naman para sa Nightmare Esports. Yes, and well, they have a decent minion wave clear. Meron silang mga Electo Final Blow para dito kay Jasmine. Meron din sila ritong si BZ, which is the Harit, could potentially take the first Lord. This is a Luminous Lord, mind you guys. Pero the question is, what will Chakno do? Kasi siya yung nagiging X-factor talaga dito sa Execration. Yung mga pick-off na nagagawa nila, it's all about this panda. It's all about Chakno getting the place. Pero right now, sugod ngayon ng Lord. Whoa. Pero binigyan ng konting suspense ang ating mga manonood. Ang ganda ng ginawa na Kelra dun sa Clash, yung pinanalo nila Clash with a Wipe. Lalo na yung talo niya. Kasi alam niya may Thunderbolt siya. And by the way, meron siyang Deadly Blade nun. I'm not entirely sure kung yung Deadly Blade na ay naging Halberd na. Pero ang sure na sure ako ay meron siyang Deadly Blade na hawak. So it means minus sustain, merong slow mo na sa Thunderbolt, may pagkakunan din siya, so sakaling ginaw siya. At yung combo kasi ng bigla ang pagtalo ng Execration, doon na nayari yung side ng Nightmare Esports. At syempre, kinomo nila with the real world manipulation. Walang tangas ang Nightmare Esports. Beautiful heads up play mula kay Kelra. Yeah, and wala din takas ang mga giveaway prizes kasi yan, MSC Code giveaway. Screenshot. Yes, that was it. So, wow, Execration. I mean, there's a slight misplay lang towards the mid-game. Yun na yung sa ilalim ng Torre. Pero they keep it up. Yep. They held the tempo. Ngayon, pasugod na yung Lord dun sa may top lane. I might say that Nightmare Esports, they could potentially defend yon. Pero look at the faces ngayon ng mga membro ng Execration. Piling ko, alam ko na yung kasi parang nag-overheat ata yung ano. Oo. Oh, masyado mainit si Kuya Zappi. Baka hindi nakapag-charge si Kuya Billy. Yung nag-restart. Masyado mainit. Oh, tingnan niya yung replay. Watch the replay. Watch the Oppo instant replay. Oh. No? Pero medyo nag-restart. No? Pero mahalaga kasi syempre yung real world manipulation ni Kuya Billy dito eh. Oo. Kung papansinin mo, si Chakno, siya yung kadalasan na pumapasok. Pero once na makita ni Zapno na may naipit na, matik na kagad nilalabas yung swimming pool. Oo. Doon. That's a real combo. Dami kasing ways na pag-engage ng Execration. Kaya din, masasabi natin na kabisado nila yung anti-ube strat, which is either counter-engage ka or i-double down mo sa engagement, sa pag-engage, pag-start of lineup ng composition ng Execration. Mm-hmm. Ang pwede nilang ipang-una ay yung talon ni Chakno. Pero pwede rin gumawa sila ng mga mix-up katulad ng unahin si Kelra para yung counterplay ni Chakno ay mas maganda. Yes. Kasi parang inuna mo si Kelra, magko-commit yung kalaban or mag-heal sila and then tsaka tatanong si Chakno na mas magandang play. So, yes. Gusto ko lang sabihin nito ay marami silang ways para simulan yung laban. Hindi katulad nitong sa side ng Nightmare Esports na ube strat na parang at the mercy sila na nauna sila dun sa pwesto. So, isipin nyo rin guys, sino bang magka-cancel ng Blazing Duet doon ni Kelra? Wala, hindi niya nga kinailangan mag-purify. He's just use the Aegis. He's actually tanky enough and his damage is overwhelming right at this point. Yeah. Para magagawa na lang ng Nightmare Esports doon is yung sobrang swerte. Hindi naman sa swerte, pero mahirap gawin na Holy Baptism habang nagbe-Blazing Duet. Yes. Yung ultimate ni Rafaela, yun yung makakahuli doon. Pag nagbe-Blazing Duet na si Kelra. Pero hindi mo pipigilan. Pero mahinto mo pag hinahabol ka. Pero si Chakno na naman! Grabe na huli si Jasmine! That is gonna be another kill, a mega kill para kay Kelra. And for Execration, wala nang inhibitor turrets dito ang Nightmare Esports. What was once a nightmare for Execration nung nakalaban nila ang Blacklist International dun sa Grand Finals is looking like a dream here in the MSC group stage. Look at that! All of the damage, all of the control is on the side of Execration. Pero sustain line na pa rin nakalaban mo. Nasa magta-tower dive, Jack! Oh, 1,000-pounder! Diretso sa likod! Blazing Duet! Everything in between, tatlo ang nawala. Double kill, Execration takes game number 2. They will be the first team to secure the upper bracket in MSC 2021. Wow! What a...